Magandang araw po mga kababayan. Ako po si Attorney Neri Colmenares. Kasama niyo po dito sa ating mga talakayang makabayan. Ngayong araw po ang ating tatalakayin ay hinggil sa isang napakalaking problema. Bakit ang dami ng ating manggagawa sa bansa? Sila ang nagpo-produce ng ating mga pangangailangan. Sila ang masasabi nating mga bayani ngayon nagtatrabaho hindi lang sa mga pagawaan, kundi sa mga kakanayunan doon sa ating mga magsasakang nagtatrabaho rin. Pero sila na nga ang nagpapakain sa ating lahat, sila na nga ang gumagawa ng ating mga damit, lahat ng kagamitan natin ngayon, pero sila pa ang isa sa pinakamahirap na sektor sa ating lipunan. Ano nga ba ang problema ng ating sektor ng manggagawa, kay agrikultura man yan o doon man yan sa industriya? At ano naman ang solusyon dito? Ngayong araw, tatalakayin po namin ang labor agenda ng makabayan. Ang makabayan po ay isang koalisyon ng mga progresibong party list sa ating kongreso na sa ngayon ay lumalaban sa kapakanan ng iba't ibang sektor kasama na po ang manggagawa at magsasaka. Kasama po natin ngayong araw ang isa sa pinakakilalang labor leader sa buong Pilipinas, ang chairman po ng KMU, si Ka Elmer Bong Labog. Ka Elmer Bong, ano ba ang iyong paano mo ba sasabihin pag tinatanong ka sino si Elmer Bong Labog sa ating mga kababayan? Una sa lahat, magandang araw sa iyo, partner Neri Colmenares, ano? At sa ating mga kamanggagawa at mga kababayang nakikinig at nanonood sa ating ngayong araw na ito. Interesante itong usapan natin, lalo pat nabanggit mo na kanina, malaganap yung kawalan ng trabaho ngayon, 4.5 yung naging million, no? Yung nawalan karakarakan ng trabaho nitong panahon ng pandemya. At tama yung nabanggit mo na ang manggagawa, kadalasan yung klasikong pagtingin na nasa construction. Pero dapat talaga ay maging malinaw na pag sinabing manggagawa, manggagawa sa land, air, and sea. So, ngayon yung gig drivers na tinatawag, isa sa naging produkto ng pandemya. No, siguro alam natin yung mga nagdi-deliver mga pagkain at naging mga bayani nung panahon ng sarado halos lahat ng mga kumpanya. So, yung mga nasa airlines, nasa mga tren, mga pangkaraniwang drivers natin sa bus at sa jeepney. At huwag natin kalimutan yung libu-libong mga kamanggagawa natin na nasa sektor ng agrikultura. Ito po yung isa sa pinakamarami ngayon na nawalan ng hanap buhay at kung saan malaganap din yung contractual. So mga tuwid, pag sinabing manggagawa, kasama ang pribado at manggagawa, kamanggagawa po natin sa mga ahensya at korporasyon ng gobyerno. Ganun po kadami. Tama yung nabanggit mo kanina, partner, na ang manggagawa ang lumilikha ng yaman ng ating bansa. Siya ang gumagawa ng kasaysayan. Ngunit sa hatian ng yaman, napupunta ang yaman sa ilan at yung mumu ay napupunta sa mga manggagawa. Kabong, matanong kita kung ganun. Ano tingin mo ang dahilan? Bakit ganito? Sila na nga dapat ang papasalamatan ng lahat. Dapat nga sila ang mga benepisyo, sahod, lahat yan. Bakit sabi mo maraming walang empleyo ngayon? Ang empleyo, kawalan ng empleyo, ba ay ang rason lang ba niyan? Dahil may pandemya eh. O may iba pa bang dahilan bakit nawawalan ng trabaho ang ating mga manggagawa? Bago pa man magkaroon ng pandemya, problema talaga yung empleyo eh. Yan din ang isang dahilan kung bakit malaganap ang pagdating ng ating mga kababayang nasa kanayunan. Dahil ang akala nila ay may sapat na disenteng trabaho at nakabubuhay na sahod sa mga maunlad na bayan. Pero makikita natin na dumadami lamang tao, nagkokos ng traffic at yung mga galing probinsya na lumalanding sa mga trabahong depadyak, dumadaming vendors. Kasi nga, atrasado yung ating ekonomiya. Ang pinakamarami pa rin bilang ng ating populasyon ay nasa sektor ng agrikultura at tagibang ang pag-unlad ng ekonomiya kung kaya't talagang mag-aagawan sa ilang trabaho ang marami nating mga kababayan. Yan din ang dahilan kung bakit meron tayong mahigit na 10 milyon OFWs, no?
na sa desperasyon na wala nga mahanap na trabaho, ang kadalasan nagbebenta ng kalabaw, nagbebenta ng kung kapirasong lupa meron sila sa kanayon upang makipag-sapalaran sa ibang bansa, no? So ang pagiging atrasado mismo ng ating ekonomiya, kawalan ng malaganap na industriya ang nagtutulak na lumaganap, dumami ang tao sa kalunsuran at mga ibang bansa. Yan po ang katotohanan ng so, ang kompleto na nga niyan, naranasan naman natin palagi. Yung kontraktualisasyon, halimbawa, kahit wala pa yung pandemya, pag kontraktual ka, abay, anytime pwede kang tanggalin, di ba? So, mawalan ka ng trabaho ng ilang buwan lang. Dagdag pa dyan, siyempre, kakarampot yung sahod mo. Kontraktual ka lang eh. Ayaw mo, di wag, di ba? May 1,000 pang nakapila dyan, di ba? So, yun talaga ang problema ng ating mga manggagawa ngayon. Pero, hindi lang yan dahil sa mga isyong katulad ng kontraktualisasyon, kundi during the pandemic din. Palpak kasi ang response ng gobyerno sa pandemic. By lockdown ng lockdown, wala namang ayuda sa mga manggagawa, sa ating mga mahirap. Walang ayuda sa maliliit na negosyo, MSMEs. And in fact, lockdown ng lockdown, pero hindi naman gumagawa ng health na mga responses para masawata ang COVID. By contact tracing lang. Hindi nga sila nagko-contact tracing. Ayon sa health experts, ang contact tracing na kailangan dapat ng Pilipinas is 1:37. Pero nagko-contact ng gobyerno is 6 lang, 7, 8. So ano na nangyari doon sa 24 na nakausap ng si Neri Colmenares may COVID halimbawa? May nakausap akong 30, 6, 7 lang ang makausap nila. Dapat yung bakuna nga eh, libre yan para sa lahat. But, lalo na sa mga manggagawa, kasi frontliners ang mga manggagawa eh, di ba? At hindi lang yun, pati testing. Ay, testing ang mahal-mahal, ha? 1.5 yan to 3,000 minsan, di ba? Kaya itong mga mandatory testing, walang makain yung manggagawa, yung mandatory testing mo pa, di ba? So, dapat gobyerno lahat gumagastos niyan, pero medyo hindi na nangyayari yan sa ngayon. Kaya itong problema natin, parang lalong yung mayaman yung mayaman at lalong humihirap yung mga manggagawa natin. In fact, may data nga na ang mga mayayaman, halos dumagdag ng 30% sa kanilang kita nitong pandemya. Sa lahat ata ng sektor, lahat ata nalulugmok sa kahirapan itong mga malalaking negosyo, parang kumikita eh. So, nananatili pa rin yung kalakhan ng ating mga negosyo ay yung small, medium at micro enterprises. At ito dapat yung tulungan ng gobyerno upang makapagpatuloy yung trabaho ng mga manggagawa. Pero sa panahon ng pandemya na nalulung sa importasyon, no? Yung gobyerno, in fact, meron ng ano ba yung kumpanya, parang mali yata na may oversupply at overpriced, ano, yung mga produkto. At hindi lang yan, napunta pa sa pag-import ng bigas na dahil dito sa Republic Act 11203, ano, na rice tariffication law. So, makikita mo yung direksyon, imbes na ang gumagawa halimbawa ng mga kailangan nating health materials ay yung mga manggagawa na wala ng trabaho, ang ginawa nag-importa. So, lalong nawalan ng hanap buhay yung marami sa ating mga kababayan. Alam mo yun ang malungkot doon, Kabong, kasi ang kapalpakan ng gobyerno, dahil sa kapalpakan nila, di maraming nagsisara ng negosyo, maraming manggagawa na wala ng trabaho. Bay sana naman kung ano man may tulong ng gobyerno para magkaroon ng negosyo dito sa Pilipinas, magkaroon ng trabaho ang mga manggagawa, dito ka sa Pilipinas bumili. Ay yung parmali, doon pa sa kaibigan ng presidente. Parmali pala. Kala ko parang mali yung dinig ko. Marunong ka rin pala mag-joke. Hindi ko alam. Pero tama ka, no? Bakit doon sa dayuhan napunta yung negosyo? Hindi naman napakahirap gawin niya. Correct. Face mask lang, face shield eh. Ngayon nga, hindi na pala kailangan ng face shield kasi na matapos nilang itamba. Naupos na yung parmalin na face shield. Pero nabanggit mo yung rice tarification. Grabe din yung ginawa sa mga magsasaka. Oo, grabe. Mantakin mo, import ka ng import ng mga mumurahing bigas mula sa China, mula sa India, o kung saan pa man. I-subsidize ng gobyerno yan eh.
Ang mga magsasaka nila doon, subsidized ng gobyerno nila para makakumpit sila sa international market. Dito sa Pilipinas, ano ba naman tinutulong ng gobyerno sa mga magsasaka? Walang subsidyo. Walang subsidyo. May namigay sila dati, nalala ko, ewan ko, malalaman pa yun. Parang fertilizer. Mas scam pala yun. Mahirap na nga kayo nagbibigay ng inyong tulong. Na-scam nyo pa yung fertilizer fund. Scam, no? At saka, siyempre, pagpasok dito talaga ng mga dayuhang mga produkto katulad ng bigas, poultry, baboy, manok, lahat yan, abay, lumpo talaga ang sektor. Bagsak yan talaga. Kasi paano ka ba naman makakumpit? Sabi ko nga sa mga kasamang ko sa Kongreso dati, every time na nagde-debate dyan yung gil para sa magsasaka, sabi ko, kasimple lang na bagay. Dryer na lang, oh. Dryer, mahal ba yung dryer? Bah, hindi naman mahal yan. Wala bang bawal na magbilangin ha, sa mga kalsada. Meron batas pero yan. Marami pa rin tayo nakikita niyan. In fact, sabi ko nga, anong klaseng batas yan na wala ka naman binibigay na dryer facility sa magsasaka. Tapos, babawalan mo. Sabi ko nga sa kanila, habang nagbibilad ng palay ang ating mga magsasaka sa Pilipinas, abay, wala tayong masabing pagunlad ng agrikultura natin. Dryer nga lang di mabigay. So how much more yung pagpasok ng dayuhang produkto. So, very, very important talaga na, na itong pag-angat ng iba habang nalulugmok yung mga manggagawa at magsasaka. Nababaon. Sistema ito eh. Sistema yan, oo. Nang sinabi mo kaninang napaka-backward ang industriya, syempre, dagdagan mo pa ng korupsyon. Ay, matindi ang korupsyon. Ngayon, parang mali. Yung binabanggit mo kanina, attorney, na yung halos imported. Yeah. Nung Sabado, nagkaroon kami ng assembly ng provincial chapter ng Anak Pawis. At nagsalita si Kapaing Mariano doon. Yun daw mga magtatanim ng sibuyas, hinihiwa nila yung, hindi pa nahihiwa yung sibuyas, lumuluha na. Alam mo kung bakit? Bakit? Hindi na nila maibenta yung lokal ng production nila. Kasi nga, dagsang bawang at sibuyas galing sa China. Kaya nga, hindi pa nahihiwa yung sibuyas. Lumuluha na yung yung magsasaka. Yun siguro. O magagawang bukid. Baka ipagyabang pa yan ng gobyerno na, ang sibuyas sa Pilipinas, bago mahiwain, lumuluha ka na. Diba? Alam mo naman yung mga klase na advertising ng gobyerno. Parang walang kaibhan ito dun sa kalagayan ng ating mga maralitang mga kababayan sa mga komunidad, no? Marami dyan sa mga maralitang komunidad natin ay mga kontraktual na manggagawa. Correct. Sabi nila, kwento nila, alam nyo, nung araw, sabi niya nila ay nagkakamay lang kami pag kumakain. Ngayon daw, kinukutsara nila. Uy, di mas umunlad. Paano nga mo naman kukutsarahin, attorney, yung lugaw na? Dahil nga mababa sahod, hindi makabili, lugaw yung dating kanin, so, lugaw na. Hindi mo na kayo yung ibig sabihin ng mga... parang nakakatuwa, pero... Di ba nakakagalit? Yeah. Natatawa tayo in the sense na grabe naman yung insulto sa ating mga mahihirap. Pero kung titingnan mo, paano tayo umabot dito? Kabahagi dyan siyempre yung kapabayaan ng gobyerno. Bahagi dyan siyempre yung kontraktualisasyon. Bahagi dyan siyempre yung mababang sahod. Pero ang pinakamalaking problema talaga, yung palagi mong nabanggit kanina, yung napaka-backward na industriya natin at import tayo ng import. Kaya hindi umuunlad ang lokal ng mga paggawaan. Galing lahat sa abroad. Aspilinga, wala tayo. Toothpick. Lahat ng nanonood sa atin, tingnan nyo yung t-shirt nyo. Meron ba dyan lokal na ginawa? Tingin ko, Pakistan yan, China yan. Bangladesh. So, really, it's a very big problem na dapat i-address natin. Tama. Yan. At dapat may isang malakas at matibay na labor agenda na ihahapag natin sa Kongreso at sa ating gobyerno at sa ating mamamayan para maisulong naman yung interes ng ating mga manggagawa kasama na rin yung mga magsasaka at yung mga maralitang tagalungsod natin.